Sumama naman
Pedro, ma da dove vuoi viene la scienza silizia e da As? A Gardo Matis cagnà a mamma babà in ballo, ma da non anis avete la fitita a mamma balagai, a mamma da mitna di una uomo in dormas, non vi tolgo in lavoro, ma in pa. Fino alla base Pedro on la ha, scegli un amore a una lana, al catapos, come la scienza va a fare, si anche. Tabita, bumano in pa. Domina si tabita, a ta opola mortita si Pedro. Fino a guapa di Pedro o per la famai, a ti non lo usciamo con i ti. Al catapos, fino a rubia a mamma canale, a ta mamma papà in ballo, a ti mi harapsa a ti lasi d'orpas, la cocaina. Na balita na ito sa buong mote, kaya lumanami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, ang loob aking ihando. Sa lahat ng iyong kaloob, ang loob aking ihando. Sa Diyos ko, Panginoon, ang loob aking ihando. Sa lahat ng kabutihan na sa amin ay kaloob, ang handog ko sa dangka ay inuwin na nasala bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, ano sa tuwing na magtitipon ang lahat ng kanyang hirap, ang anumang pangako ko ay doon ko'y ibibigay. Masakit sa kalooban ng buong kong may papanaw, kahit ito ay isa, labis iyang magdaragda. Panginoon, narito ako, inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod ako lubos. Yaman ako'y inilitas, pinalinga at tinubos. Ako ngayon magando ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo po buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin mo ang Panginoon. At sumayin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nawa po namin maraming sa pagdala ni Yesus na kasama. Mabigay ng panatalita ito. Sino ang makatatanggap ito? Alam ni Yesus na nagulong-gulungan ng kanyang mga lagat dahil ito. Kaya sinabi niya dahil malito at paliguran ninyo ako. Dahil pa kaya ang makita ninyo umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinalulungunan. Ang Espiritu ang nagbibigay
hindi ito magagawa ng Ama. Ang mga salita na sinasabi ko sa iyo ay Espiritu at Buhay. Ngayon may iba na sa iyo hindi na nanalig sa akin. Sa mga kataskas na Yesus, tumatanong kung sino-sino hindi na nanalig sa Kanya at kung sino magkakaroon sa Kanya, ininugtog pa niya. Yan ang dahilan kaya ako sinabi na walang makalalangin sa akin, malibang tukutin ito ng Ama. Mula ko, marami sa kanyang mga lalaman tumalik ko hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang naging dalawa, ibig ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng binibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at kami nagbibigyan namin kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon sa Kristo. Sa Ebanghelyo po natin ng araw nito ay ibinaya ng marami ang tumalikod kay Jesus. Gawa ng kanyang turo. Bahagi mo na nabigatan ang mga Hudyo sa kanyang sinabi, kahit naulugan niya ang mga alagad. Yan ang mga sabi na naulugan sa banal na kasulatan ay dinalimuran nila sa Yesus. Marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod kay Jesus. Ano ba kayo ang turo na ito na tinalimuran sa Jesus? Sabi nga po natin, itong nakalipas ng mga araw ng Linggo na ito ay yung pag-inilay natin ay mula po sa Ebanghelyo sa Juan chapter 6. Ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Doon sinasabi ni Jesus na ito ang aking katawan na inyong kanin. Ito ang aking dugo na inyong inumin. Kaya nga po, sabi nga po natin ay yung ipinapahayag ni Jesus na tawin ito. Kaya nga sa atin, sabi nga ay hindi lamang simbolo na pagkain ng kanyang katawan at paminom ng kanyang dugo. Ngunit yung mismo sacramental, hinahain talaga natin ang katawan at iniinom natin ng dugo ni Jesus sa sakramento ng banal na pagpaliwang ng misa sa anyo ng tinapay at ng ala. So, hindi po lamang simbolo. Kaya isang sabi natin na yung tinuro ni Jesus, alam mo kasi sa yung salitang ginam dito, na manunula ng original text ay hindi lamang po pagkain. Ngunit may iyong ginamit na salita ay kung ikatranslate natin ay nandun yung salitang pag-uyak. Ang sino mang umuyak. So, maliwanag na ang tinutukoy ni Jesus ay naroon mismo sa tinatawag ng pagkain ng kanyang katawan. Kaya po, bahagi, ito isa sa mga dahilan kung bakit
Meron tayong sakramento ng banal na Eucharistia. Yung iba natin mga kapag na hindi kapag ko, inalisig ko. Wala sila ng sakramento na Holy Eucharist. Kaya napakagi ng pagkilos na kumilikot lang yung kanilang pagkilos ng misa. Kumisan po may iba kong mga sekta na mayroong komunyon, mayroon silang komunyon once a month. Pero sabi nga, ang kanilang pagkaunawa ito ay symbolical, hindi sacramental. Sa bagayon yung ipinapahayag ni Jesus ay mayroong may kabilangan. Pero mapakita ko natin, mayroong presensya niya ay isang nakakaraming biyaya na ipinagkakalaan ko sa atin. Bakit? Kasi nais ng Diyos na habang tayo natutuhay sa daigdig na ito ay maging tunay na lugar habang tayo ay nakikintay sa pagdating ng buhay na walang hanggang sa langit. Ngayon, na walang iba kundi ang makapili ang Diyos. Makasama ang Diyos. Hindi lamang sa Espiritu, ngunit sa katawan ang dugo. Kaya nga po, ganito ka hindi yung tono ng Jesus na sa ating ako natin, kung hindi ba niyang mga alagad, lumalis sa kanya, at isa rin, ito po rin po ang dahilan kung bakit po ipinagkatuloy siya, no? Ni Judas. Sapagkat hindi rin nakunawaan ng Judas yung tinatawag po namin turo tungkol sa tinatawag natin sinasabi ni Jesus na ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero isang patuloy na ako ang usap ay tayo ay pinamamahit ng pumuli pa pa. Yan nga po mula pa po noong Lunes ang aking pangyaya para kunigin natin yung pakinabangan yung turo na ito na si Jesus ang pagkain ng pibigay ng buhay ng walang hanggan at ang inumin na pibigay ng buhay ng walang katapusan ay hindi natin pakinabangan yung banal na Eucharistia. Nakapagwalaan ka, tumanggap kayo ng kumunyon. Kung walang hanggang, katalang na namin yung walang hanggang, iwong minasalanan mortal at may isang oras na fasting bago tumanggap ng banal na kumunyon. Ito ay before the communion. Pwede ko yung makumusahan na yung nagkailangan yung oras. Hindi ko before the mass. Kung before the communion. Yung isang oras na pag-aayuno. Sabi ko nga ako ay kahapon. Sabi ko nga kahapon ay yung komisan. Ang naging dahilan ng iba niya, hindi makatanggap ng kumunin. Kasi kuwari ko. Sabi ko, kapag kayo acquire, at kapag hindi lang kayo magkukuman yung gawa ng kayo ay kumakanta, mali. Hindi yung naiintindihan na aming pananampalataya. Bakit? Kasi Jesus yun eh. Ba't hindi mo siya tinatanda? Wala ka naman ang dahilan para hindi ka panggapin. Ikaw naman ay walang kasalanan malaki. Kung ikaw ay hindi kasalanan malaki, hindi mo
Asun ang spasyo mo para patagal ka ng buhon mo. Kung ito naman ay may isang oras na yung hindi makakain. So next time siguro, kung ito may pang-aalala ka na lahat, hindi mo na ako yung kakain. Hindi mo na kailangan na tuliinom kahit na anong bagay, maging ba sa tubig, bakit? Tatanggapin mo si Jesus. Makakasama mo si Jesus. So kaya po kung pag-aaral natin, yung sinasabi ng ibang mga kapatid na personal na relasyon sa Diyos ay it is embodied in the very act of our sacramental life. Kaya bahagi yung naman natin kalimutan na dito natin pakinabangan at nawa po ay maging bahagi ng ating sistema. Maging bahagi ng ating sistema sa pwede yung magpapatakas sa atin. Nakita po namin sa unang pagbasa ng papanong binuhay ni Pedro ang isang malalang pagtaya. Bahagi o parang ito sa panahon na ito no, ay very seldom yung bumuhay ng patay. At kalimutan ay makikita lamang natin na ginawa ni Jesus. Sa mga nakasulatan, may dalawang instant lang po tayo na makita na bumuhay yung mga alagad ng mga patay. San Pedro, nung dumayo namin ngayon, at isa po kay Santa, kay San Pablo, na habang nakikinig sa kanya. Pero ang nais kong ipaayag ay yung kahalagahan ng buhay at yung pagpapahalaga sa buhay. Nakuntusin ko ito, ibinibigay na Jesus sa pangalan na Eucharistia. Ito yung pagkain ng buhay. Pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At maging bahagi mo naman na isang maliwanag na pagtugon sa atin na ito ay hindi natin ang mahalagaan sapagkat dito tayo na pinalalakas. Sabi na natin sa mga panahon ng ating pagsubok ay kung paano tayo dapat na kumali ng 3 beses sa loob ng isang araw para magkaroon tayo ng lakas. Sa ating pagkumbaka sa daily na ito, yung spirit marawarang kaya natin, saan tayo kuha ng lakas sa banal na ito yung Eucharistia. Yung huwag natin hayaan na masayang yung kanyang biyaya na ibinibigay sa atin. Na siya itanggapin natin katawan at dugo. Ulit-ulit, no? Tayo po ay pwede tumanggap ng banal na kumunod twice a day. As of today. No? Twice, 2 times a day. Pero sa pagkakiba po na intensyon, so, dahil yung bahay ng panggapan ng komunyon, no? Halimbawa po, no? Ay ngayon, may isa tayo, may naman ay umaga, may mga iso na kaya anticipated, pwede rin doon kasi may mga anticipated. Kung di mo kaya, pagkakaroon hindi o kaya kayo ay makipagdubi, no? Pwede pa rin tumanggap ng komunyon. No? 2 beses sa loob ng isang araw, hanggang 2 beses lang po. No? So, yun po yung isang biyaya na ibinagkakaroon sa atin. Na nawa po ay
Huwag natin sayangin, bakit kayo? Si Jesus. Ganun tayo mamahal ni Jesus, gusto niyang tayo ay palaging kasama. E tayo ay yan ako, kung minsan hindi namin napapansin yung kaligayaan na dulot ng banal na Eucharistia, ang pagkain ng kanyang katawan at paninan ng kanyang dulo. Ulitin ko ulit, kung sa amin ko ni Saint Germain Pierre, tungkol sa banal na Eucharistia, ang pagkain ng kanyang katawan at paninan ng kanyang dulo. Yung isang kordi niya, if only we understand the meaning of the Eucharist, we will die of joy. Kung naunawaan natin ang banal na Eucharistia, mamamatay tayo sa kaligayahan. Sumama tayo. Para po sa mga ilan, ang pagkain ng mga katawan ni Jesus at paginom ng kanyang dugo ay isang dahilan ng pagsikain lumayo kay Jesus. Pero tayo, hawakan, makita natin na ito isang dakilang biyaya. Hindi lang maintindihan natin, pakinabangan natin. Ng Diyos sa mga katabiwan ng Diyos sa mga
Maraming ginagawa. Tanggapin mo ang kalugdan ng mga aling ng mga kano upang sa tulong ng iyong pagdima at pagsubaybay ng bigay mo sa amin, puhunan na hindi masalita. Kundi ipupong pa ng mga kalugdan ng walang katapusan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, mga kasama ng Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at Diyos. Inasalan niyo sa Panginoon. Sa dumato natin ang Panginoon ng aming Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ang manaming makapagalihan ng tulong ng marapat na ikaw ay aming kumasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang mag-ahali ng Mesiyas, ang maagtupan ng ubo sa aming lahat, nag-ahali walang upaya ng Panginoon niya, mahal upang makasalusalo sa kanan. Ang piliin na iyong buhay, hindi na mamamatay ang niyan sa krus. Ang sa krus ay pinakoy kung may galing pinamando. Kaya kayo sana ng mga anghel na nagsisiyawin ng pagpuli sa iyo ng walang upay sa kalamitan. Kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, marunong ang laki at lupa ng kawalian mo. O sana, o sana, sa itaasan, o sana, o sana, sa itaasan. Tiyak pala ang napalito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa itaasan. O sana, o sana, sa itaasan. Bago na pinagmuli sa ang pusang loob ng maging hinto, minawala niya ang pinangat, pinangasalamatan niya. Pinanghati-hati niyo, inigabot sa kanyang mga lalabi at sinabi, tanggalinin ang lahat ito at kain. Ito ang aking katawan. Inigyan ito para kaya hindi naman matapos sa nakuna, ginawa ka niya ang kalis, muling ba niyang pinagsalamatan. Iginawad niya ang kalis na lang mga labad at sinabi, tanggapin niyo lahat ng pagpunin mo ang kalis na aking dito ang bago at walang hanggang pa. Ang aking dito ay pupukos para sa iyo at para sa lahat. Kasi kapag mapatawad ang mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y namuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Panginoon. Ang mga ginagawa ng lumay ng pagkakalala sa pagkamatay mo ng mga buhay ng manaking nangyari sa iyo, ang ginagawa niya ng ibigay buhay at ang parang sa pagkakalala ng pagkakalala. Kami nagpapasalamat ang ibigay ng pagkakalala sa ako para maglipot sa iyo. Iisinasako namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Diyos ng Kristo ay magdukod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingnan mo yung simbahan na galing sa kumulitik at susunod kami sa pag-ibig. Teksa at Nino Francis ng Binaventura ay ang dalang kapalitan. Alagaan mo rin ang mga kapatid natin na hindi na may pag-asa sa iyo ng mabubuhay. Dahil hindi na lahat ang mga kumal. Awa at sila tutuloyin sa iyong kaliwanagan, awa at pinapatid ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang makas kayo sa maaamang kayo ng Maria bilang ng Diyos. Kaysa na maaamang sa iyong lahat ng mabanan ng buhay dito sa iyong tinitinan
Maling pag-iwan na wala mo ng pag-upulit sa kalagang mo. So, mamita din mo na ang aming Panginoon. Yesu Kristo. Sa pagpapalita ni Kristo, kasama niya sa kagalahan ng pagpapalagulay sa iyo, Diyos sa mga kapangyari at kasama ng Espiritu Santo, magkasawala ang Amen. Upang tunay natin pakinabangan ang biyaya na ibigay sa atin ng ating Diyos, ang kanyang katawan at dugo.
Ang pag-ibig ng Kristo muli na buhay